ano yung glue, ibig sabihin baligtad pala to, nakauna siya. Set up lang natin guys, no, set up natin. Please download the Insta360 app in App Store or Google Play to activate your camera. What's up mga katropa, ngayon po ay mag-unbox tayo ng isang produkto, isang camera na ito'y hindi lang basta camera, pagkat ito'y isang kilalang brand, kilala sa tawag na Insta360 Pocket 360 Action Camera. Ito ang karaniwang ginagamit doon sa mga mahihilig sa pag-capture ng photos and videos doon sa mga travel vloggers. Pagkat kilala din ang action cam na ito sa kanyang trademark, sa kanyang feature na invisible selfie stick. Isang di pangkaraniwang feature sa isang camera. So, bago tayo magpatuloy na buksan ang box na ito, ito yung box niya, no? Hindi pa nabubuksan. So, ito yung box niya, no? Hindi pa nabubuksan. Sarado-sarado pa at makita, nakabalot pa ng plastic. So, bubuksan po natin ito para alamin natin kung ano ang nasa loob, ang kanyang mga inclusion at iba pang features na dapat nating malaman. So, huwag na nating patagalin, atin na pong i-unbox ang action camera na ito. So, tingnan natin. Saan natin gamit ang cutter. Ito natin sa bandang dito bubuksan. Dahan-dahan lang tayo para malinis ang pagkakayari natin. Nabili lang pala natin ito sa ano, sa isa sa mga malls dito sa lugar namin. Sa halagang 28,990, almost 29,000. Ito na ngayon siya. Dahan-dahan nating ilagay sa kanyang ginalalagyan. So ito na siya, guys, no. Dito na yung camera, nakalagay sa gitna. Kulay niya ay itim. Dito may QR tsaka kung anong nasa loob ng QR na ito. Ito siya guys, no. Bago natin galawin yung camera, titingnan muna natin kung ano meron dito. Dito. Unahin natin 'to. Tabi muna natin 'to. Natin kung anong nasa loob. Siya guys, parang parang pouch yata to. Ito yung pouch na ng camera. May nakalagay na Insta360. May butas dito sa gilid. Kalambot niya. Tabi muna natin ito. Ito yung
charging cord niya. Type-C. Type-C, Type-C siya. Kung hahawakan natin, ay talagang pulido ang pagkakagawa. Matibay siya. Hindi basta-basta, hindi ito basta-basta maano, mapuputol yung sa ilalim. Talagang napakatibay, original kasi. So, dito rin yung owner's manual niya. Ano pa? Ano kaya to? Ah, nandito yung, ito yung ano, pangpunas yata to. Punas. Ito yung pangpunas ng camera. May special cloth siya na dapat mong gamitin habang pinupunasan mo yung camera para hindi magasgas yung lens at saka surface ng camera. Dito rin yung guidelines niya. Ito siya. Napakabago pa at bagong-bago. Quick start guide. Dito sa loob, kompleto. Bagay-bagay na dapat nating malaman sa isang produkto. So, dito siya lahat, nakapaloob. Balik lang natin dito. So, lastly, ito na yung camera na ating hawakan. Napaka, ano niya guys, no? Napaka bigat niya. Itsura pa lang, talagang napakatibay niyang tignan. Napakabigat at kung ating ahawakan yung surface niya, medyo rubberized siya. Rubberized yung surface niya. Hindi ito basta-basta dumudula sa iyong kamay. Saka yung camera niya ay nakaumbok sa likod. Delikado to, no? Pagka dapat talaga lagyan ito ng body casing kasi nakaumbok yung camera, mahirap na pagka ganun, maganun mo yun, sinasadya na maganun mo yun sa surface, mababasag to, delikado. So kailangan natin ng additional accessories para maprotektahan ang lens ng action camera. So, banda rito ay nandito yung power button dito. Hindi ko alam kung ano ito, siguro menu ito. Ito yung menu button niya. Yung ito is ano kaya? Please do not remove the speaker cover. Ah, nandito pala yung speaker sa loob niya. Nandito. Sa loob ng sa loob nito. Ito yung speaker. At dito naman yung mic. Siguro ito yung mic niya. Siguro. At ito naman yung I'm sure ito yung lagayan ng battery ito sa bandang ito. Buksan natin ito yung battery niya. Napakalaki, no? Laki ng battery niya. Nominal voltage niya, yung output niya is 3.85 volts. Meron siyang capacity, rated capacity na 1,800 milliamp. Ito siya. Mabigat siya, no? Mabigat. Yung gilid niya, merong rubber. Ito yung puprotekta sa splash o sa tubig para hindi mapasok ng tubig itong
camera natin. Kailangan to. Pagka nilagay mo to, yung battery niya, siguraduhin talaga na nakalock siya. Siguradong nakalock at hindi mo basta-basta na mulang na ipapasok na ganyan na walang pwersa. Kailangan talaga ng pwersa para maipasok mo ng maayos para hindi pasukin ang tubig. Ito naman sa bandang to, nandito rin yung siguro ito yung lagayan ng memory card. Ito yung sa charging port. Yung sa type C. Ito siya. Katapos mong mag-charge, kailangan mo ring i-secure ang kanyang lagayan, ang takip, para hindi pasukin ang tubig. Nandito sa bandang baba, ito yung para sa monopod o sa tripod. Ito yung sa monopod. Dito natin ilalagay yung monopod. So, sa parting dito, sa banda dito pala ilalagay yung SD card dito sa loob. Nasa loob ng baterya. Dito sa parte nito, dito ilalagay yung battery. Yung SD card. Tingnan natin kung anong mga magagandang features niya. Umilaw na yung blue, ibig sabihin baligtad pala to. Naka-on na siya. Set up lang natin, guys, no? Set up natin. Please download the Insta360 app in App Store or Google Play to activate your camera. Naka-download na tayo. Meron na tayong application na ganyan. So, i-skip na natin to. Ito yung screen niya. Talagang napakalinaw. Napakalinaw ng screen niya, no? Linaw siya. Tapos, kung mapapansin natin, yung camera niya ay napaka-clear. So, yun lang, guys, no? Yun lang ang ating maibabahagi sa ngayon. Sa part 2 nito, sa susunod, papakita ko sa inyo ang output, ang kanyang kuha. Doon natin gagamitin sa labas para makita ninyo kung gaano kaganda ang quality ng camera na ito. So, abangan na lang natin sa susunod. Okay. Thank you.